Miss na miss na kita, Daddy. Pero alam ko naman na hanggang ngayon, pinapantayan mo pa rin ako. Tada, sis! Ano? Okay na ba to? Mukha na ba akong mag-graduate? Oo naman, Arlene. Ano mo, sis? Nakabahan talaga ako para bukas eh. Baka kasi matapilok ako, baka madapa ako. Baka mabahiya ako sa kanila kung nakakayo. Arlene, hindi mangyayari. Tsaka kung matapilok ka, edi tumayo ka, di ba? Grabe siya! Ay, sorry. Nasira ko ba yung imo moment mo? Ay, hindi, Arlene. Okay lang. Sorry, ha? Nami-miss ko lang kasi talaga si Daddy. Tsaka, di lang talaga matanggal sa isip ko nung nakita ko na inaapin ni Tito Cedric yung janitor. Talaga? Nakihirap nga paniwalaan eh, na meron palang ganun na kaibigan si Daddy. Grabe, ganun pala si Tito Cedric. Eh teka, bakit nga pala concern? Kasi nag-aalala ako para kay Mami eh. Eh di ba lagi sila magkasama? Tsaka pagharap naman niya sa atin, mabait siya. Pero di din kasi maganda namang husky. Alam mo sis, this is the only way to find out. Di, investigahan mo si Tito Cedric. Ano yun? Investigahan? Paano? Yun ang hindi mo natin pag-uusapan. Ah, sis, huwag mo tayo mag-worries dyan kasi kailangan natin maging pretty tomorrow. Kasi sis, nakabahan talaga ako para bukas. Halika na, matulog na tayo. Sis, pwede ba akong matulog dito? Kasi masala pa kasi akong kinakabahan. Pag mag-isa lang ako eh. Arlene, pwedeng-pwede kang matulog dito. Thank you, sis. Thank you. Thank you, sis, ha. Alam mo, sis, hindi mangyayari to at hindi ako makakagraduate kundi dahil sa'yo. Hindi, Arlene. Kaya nangyayari to kasi hindi ka sumuko. Hindi, Annalisa. Kaya nangyayari to kasi hindi mo ako sinukuan. Thank you, sis. Presenting the graduating class of 2014 of Welby School, Manila, Alonso May Jane. Sa bawat pagtatapos, napatunayan natin ang tunay nating kakayahan. Pinatunayan ng ating mga pinagdaanan at nalagpasan. Yun ang kailangan natin i-celebrate. Benedicto Arlene May. Kailangan man tayong iwan, yun ay para mabigyan ng puwang ang mga biyaya at tagumpay pang darating. Dahil sa pagsara ng bawat yugto ng ating buhay, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon magbukas ng panibagong simula. Bagong simula sa pagtupad ng mga pangarap. Bago simula kasama ang mga mahal natin sa buhay. Now, we will present to you the honor students of the Grade 2 class. First honor and best in English, best in GMRC, and best in math, Basa Amelia. To the top 5 students of our grade 4 class. Our second honor and best in Filipino and most punctual, Gomez Glenn. And our first honor and best in English, best in Christian living and values education, best in science, best in Technology and Home Economics, Benedicto Annalisa. Woo!
the Rupert Well-Being Leadership Award. This is given to the student that has shown exemplary skills and heart to lead and serve as a role model to fellow students and well-be as a community. This year, we present the Rupert Welby Leadership Award to Annalisa Benedicto. May mga panibago pagsubok man ang darating, naniniwala ko na lahat ay kakayanin natin dahil hindi naubos ang secret ingredient para malagpasan ang kahit na ano. At yun ay ang pagmamahal na natatanggap at ating ibinibigay. Of you, anak. You and all your awards. Pakis ka? Thank you po, mommy. Oh, anak. Proud na proud ako sa'yo. Lalo na yung leadership award mo. Bagay na bagay sa'yo yun. Yes. Kasi sa nabotas pa lang, bata ka pa lang, alam mo, di ba? Likas na, leader ka na talaga. Thank you, Tay. Good na good ka, anak. Good. Grabe, si Annalisa lang ingit pa siya ko, Tay. Siyempre, Arlene, proud na proud din ako sa'yo. Super proud of you. Kalaan mo na yung graduate ako. Siyempre. Ang galing-galing mo. Siyempre naman, no? Kanino magmamana yung mga batang yan, kundi sa akin, kay Mamitar. Kaya na, Tay. Hi, hi. Hi, Tita. Oh, hi, sir. Hi, Belle. Hi, Sir Jack. Anong ginagawa mo dito? May auction ata kayo. Yeah. Dito kayo eh. It's the graduation of Arlene, tapos awarding day ni Annalisa. Wow! Congrats, Annalisa! Galing-galing mo talaga. Congrats, Arlene! Congrats! Belle, kaya ako napunta dito kasi kailangan talaga natin pag-usapan yung darating na hearing ni Stella. Pero tingin ko, hindi ito yung tamang oras. Babalik na lang ako, Tita. Ay, Belle. No. Why don't you join us? Hindi ka na naman iba dito eh. Wow, talaga, Tita? Kaso, dito, wala akong dalang congratulatory gift sa'yo, Annalisa eh. Pero kung papayag ka, at ang mami mo, pwede tayong mag-lunch bukas. Alam mo, may kilala ako na may-ari ng restaurant, top 5 dito sa Asia. Dito yung sa Manila. Siguradong marami kang matututunan. Ano, Annalisa? I'm sure Belle won't mind. Well, kung gusto ni Annalisa. Huh? If you want to, ano? At saka, Iha, pag napunta ka doon, gayahin mo yung mga recipe nila. Tapos, you can cook for me, di ba? Ay! Di ba? Oo, di Cedric. Gustong gusto yan ni Annalisa. Ikaw talaga, Annalisa, nahiya ka pa. Ito, Cedric, sasama po siya. Sama siya. Great! Great! Asik po laway niyo. Ano, Annalisa? It's a date. Tomorrow, ah? Ano, okay? Try lang muna ako. Tita, excuse lang, ah. Sige, sige. Ito ako, ah. Ano ba, Annalisa? Ito kasi ma-investigan si Tito Cedric. Ito na yung pagkakataon mo na malamin yung totoong ugali niya. Basta sis, para mapatunayan mo na masama talaga yung ugali niya, dapat galitin mo siya ng galitin. Kunwari, ayaw niyang madumihan yung forma niya, dapat buhusan mo siya ng juice, okay? O kahit na mapapabadrip sa kanya, ha? Hindi ba parang bad yun? Hindi yun bad. Okay, medyo naughty lang. Pero sis, yun talaga yung way para ma-achieve mo yung gusto mong malaman. Malalaman mo kung paano siya magalit. Kung gagalitin mo siya, di ba? Okay, ganito na lang, sis. Call me if you need a friend, ah. Call a friend. Ganda yun. Okay, let's go! Let's fight, fight, fight! Let's go! Let's go, sis! Ang bait-bait talaga ng batang ito. Well, thank you again for doing this, Cedric. Ikaw na bahala kay Annalisa, okay? Of course. Sisiguraduhin ko na mag-enjoy siya. I'm sure you'll have fun, both of you. Salamat po, Lola.
good luck, ha? I mean, have fun, enjoy. Ano, Annalisa? Let's go. Sisiguraduhin kong mapapalapit ka sa akin, Annalisa. Kung ikaw ang paraan para makuha ko ang loob ni Isabel, I'll make sure na hindi ko matatapos ang araw na to na hindi ko nakukuha ang loob mo. Let's go. Let's go. Bye, BSF. Bye, Belle. Bye, Dita. Ingat kayo. Ingat bye, kayo. Bye-bye. Bye. Bye. Annalisa, masarap ba yung food? Nagustuhan mo ba? Alam mo ba, yung restaurant na to, saka yung mga chef nito, one of the best. Talagang grabe sila. Alam mo yung may-ari nito? Para mapatunay mo, masama talaga yung ugali niya. Mas kilala ko yun. Dapat galitin mo siya ng galitin. Yung forma niya, kunwari, dapat buhusin mo siya ng juice. O kahit lang yung papapatsap sa kanya. Pwede ka na i-tour sa kitchen para makita nila yung mga, makita mo yung mga equipment sila kung paano nila niluluto itong mga pagkain dito. Ano? Gusto mo? Ano? Let's go! Let's go! Ay! Kaya ni Tito Cedric to. Okay? Huwag ka na mag-alala, ha? Okay lang ako. Excuse me lang, ha? Aileen! Oh, sis, ano? Success ba? Hindi nga, Aileen eh. Para sa ibang tao, hindi siya nagagalit. Natapunan ko na siya ng tubig. Wala, nakangiti pa rin siya sa akin. Baka naman talaga hindi niya pinapakita yung galit niya sa'yo. Oo, oh, asa ba siya ngayon? Meron siya kasing kausap sa telepono eh. Sundan mo! Dapat alam mo lahat ng galaw niya, okay? Sige, susundan ko na siya. Kung alam mo lang kung gaano ako nagtitimpi dito. Pero sa tingin mo, hindi na sayang araw ko. Alam mo kung nakukuha kong loob ng bata na. At hindi magtatagal, makukuha ko na rin ang loob ni Isabel. Hindi masasayang ang mga taong hinintay ko ng mga panahon hindi ako makaporma sa kanya dahil kay Laz. At sisiguraduhin ko na pag nagtapat ako ng pag-ibig sa kanya, hindi siya makakahindi sa akin.